Alright, so game number 3, newbie versus VG. Newbie taking game 1 and game 2. And pag nanalo pa yung newbie dito, rock na. Wala nang susunod para sa VG Gaming. Tapos ang boxing pag nanalo rito yung, ano, yung newbie. For VG Gaming, iisipin nila dapat best of 1 na lang to. Mm-hmm. Pag nanalo yung newbie, wala na. Pag nanalo sila, isa pa ulit. Pero ito ha, kinasan na rin dito yung mga bans at ayaw na makalaban ng VG yung gyrocopter dito. Ayan na, binan na nga nila kagad. Ayan. Si ano, si Ninya Mungi. Ninya Mungi. Binan yung ano, gyrocopter ni Ninya Mungi. Pero ito, newbie banning out the Elder Titan. Same pa rin yung mga ban nila dito. Elder Titan, Bane, Shadow Demon. Pero bagong labas na ban dito yung Sven. And Undying Queen of Pain for VG Gaming. Ogre Magi Phantom Lancer naman dito para sa newbie. Oh yeah. Nakita natin dito, VG Gaming, Queen of Pain ginamit nila kagabi against LFY. And na 2-0 nila yun. So, ayan, Ultra Instinct Kaioken times 10 is called Limit Breaker. Ayan. Sabi dito ng kaibigan natin. Again, linggo ngayon, may bagong episode na. May bagong episode, pero super. Mamaya, tatapusin ko muna yung Punisher. Kita. Huwag ka makulit, tatapusin ko yung Punisher. Yung preview na lang, yung preview na lang. Huwag ka na makulit. Basta, kakalbuhin kita dyan. Baka kalbuhin kita. Yung next episode. Huwag ka na makulit, kakalbuhin kita dyan. Manahimik ka, may Punisher pa ako. Ano Punisher? Alright. Pero yun lang. So yan nga mga kaibigan, Ogre Magi Phantom Lancer Pack. Naroon dito sa newbie. So, bagong-bago. Except yung Ogre Magi na pinik na naman ulit nila. Mm-hmm. Ito, bago naman. I mean, ito ba ay magiging pack ni S-Triple-C? Napakagandang ano. Matchup yan para sa classic. Para sa Queen of Pain sa mid. Mga sir, ano ulam natin dyan? Sila order ng ano? Magki-KFC. Alaking. Magki-KFC. Thank you. KFC. Pero kay open. Twitch chat activate. Rider change. Pero ganing magaling, maganda sana yung galawan ng Storm Spirit na pulis pang China kanina. Pulis pang China. Kaso nga lang eh, nakulangan. Tapos eh, ano ba yun? Yung nag-level 25 ba yung Storm Spirit kanina? Hindi kasi nakita yung ganun-ganun niya eh, na nag-iiwan ng Remnant. Hindi natin kakas yan, sir. Tinatanong niya kung ikakas daw ba yung Midas mo. Hindi po. Pero ito, Spirit Breaker for VG Gaming and Newbie. Sino kaya yung magiging fourth pick nila dito? Mga sir. So, ayan. Monkey King pala, binandito. Space Cow. So, ay, teka lang, si Baito. Baito 13, pa-shoutout Boss Gal from Riyadh. Watching while eating macaroni. Oy, holy macaroni. Speaking of macaroni, nagugutom tuloy ako. Mok Marino, paalala lang magdala ng jacket pag nasa PH Arena na napakalamig po doon sa loob. Yan. Paalala po. Ayan. Mas malamig pa sa puso ng ex mo. Ayun. So, nag-lag yung cellphone ko. Sandali lang po. Ayan. Nako po. Talaga. Si Ramos Joey Albert 27. Boss Carlsen Herrera Tuna. Pa-shoutout naman po sa girlfriend ko si Erica. Anniversary lang po namin bukas. Salamat po. Watching from Dubai. Ayan. Happy anniversary sa inyo in advance kasi tomorrow pa. Ayan na nga. And eto, newbie, on to their fourth pick. You know, salamat sa spoiler. Saludo ako sa'yo. Isa kang magaling na bida. Oh, sabi ko sa'yo, hindi ako nag-spoil. Nang sinabihan mo ko, hindi mag-spoil. Hindi ako nag-spoil. Ang napakaganda ng trip mo, sir! Pero eto, balik tayo dito. So, eto, morphling nga. Gaya ng sabi ng isang dakilang spoiler natin na bida-bida sa chat. Ayan na nga. So, yun. Ang prediction niya, sabi niya, Sun King plus morphling. Yun na nga, kinasa. So, on newbie, on to their the sixth and final ban. Mm-hmm. Eh, matatapos na yung November, so mag-aahitin ko na to. Wala. November 1, wala tayo. No shape November to, boy. Ayan. Alright. So, ito, binan na rin dito yung, ano, yung Crobello, so yung Death Prophet. Supremo Bin, na sana si kamusta si Thunderford? Alam namin kung saan pero di namin sasabihin kasi wala pong reward money. Kung may reward money. Kung may reward money, sasabihin namin kung saan 'yun. Kasi parang feel ko hindi sila seryoso eh kasi kapag 'di ba kuwari nanay ka, tapos nawawala yung anak mo, 'di ba magpapa-reward money ka talaga kapag sa mga taong makakakita ng anak mo. Hindi ko kunanin mo, hindi kita bibigyan. Hindi ako magpapawala reward money pag nawala ka. All right. So may malapit na magpas pa, malapit na pamasko.
Little Cubs pala. Alam ko, Little Calves. No, little Cubs, pare. Little Cubs. Alam ko, Little Calves. No, kung ako may General Faulkner, ikaw may Little Calves. Hindi. Ayan, nagtatago, baka matukhang. Hindi talaga nagtatago kasi nga nag-expire na yung trial period niya sa plastic surgery. Alright. So, steady goal tab lang tayo dyan, mga kaibigan. Saan pa yung nagpapabati dito? Ayan, binabati ko. Shout out kay Rogen Claire ng Jensan, the RPG00. Uy, baka naman. Yan. Pag naka-comeback pa BG dito. Naka-comeback BG. Nako talaga. Ayan. Tabs, tapos may away. Naawat ko na. Naawat niya na kanina pa. Ano ba nag-away dun? Hindi ko alam kanina sinabi na may away dun sa away, nila. Away mag-asawa, away suntukan, away ng bakla. Hindi na natin naalamin niya basta may away lang sa kanila. Basta may away, alright. Ah. Ayun, kalupon natin dyan from Leyte, Jerby Bayaya. Hello, hello sa'yo. And Darkseer, yung magiging final pick dito ng Vici Gaming. So nilabas na yung Morphling ni Paparazzi na nakarampage yan kagabi against LFY. So labasan na ng best hero to. So it's do or die for Vici Gaming. And for newbie, of course, pag nanalo sila dito, sweep na. And panalo na sila agad. So gusto nila i-take advantage yung opportunity na lamang na sila ng dalawang games. Diba? Uy, mayroon si Toby Pads. Eh, no? Pasyarot na sa kanya. Licensed chemical engineer na daw siya, pare. Yun. Nanonood habang, palagi daw siya nanonood ng WXC habang nag-aaral. Yan. So, Hawaii. Ayan, shoutout from Hawaii. Hello, hello. But Legion Commander ang ipipick dito ng newbie. So, it's KP Legion Commander, mga sir. Eto na. So, dito natin makikita in action yung Morphling. Ganda ng Morphling, oh. Sabi ni Mark Joseph, pahabat ako ng balbas, patagdag-pogi. Hindi ako nagpapogi. Masaya na ako sa kung ano meron tayo ngayon. Shoutout naman kay Goku para maabot niya na Limit Breaker at matalo niya na si Jiren. Mangyayari at mangyayari yan, mga sir, pero siguro mga 3 to 4 episodes pa. No? Sigurado, feeling ko rin mangyayari. Kasi next kasi episode kasi yung sa preview, wala pa eh. Usap-usap na naman yun eh. Sino? Wala nga Goku kanina. Oo. Wala. So... Alam nyo, yung presyo, medyo may kamahalan siya. Pero kung gusto mo talagang manood, January pa yan eh. May pamasko pa. Sa mga nagtatrabaho, may Christmas bonus sa mga bata dyan. Ayan, may mamimigay ng mga pamasko. So, pwede pa kayo mag-ipon. Oo. Ayan, dalawang episode nun, puro sigaw. Totoo, dalawang episode, puro sigaw. Pero eto na, Newbie versus Vici Gaming, mga sir, sa ating coverage ng Perfect World Masters dito lang sa Wombo X Combo. Ready 24/7. Yun. So, dire-diretso tayo dito, mga sir. And agad-agad, pakilala na agad natin yung heroes natin sa dalawang team. It's, uy, pause ka. Nako po, ayan na naman tayo. Eto na naman lagi eh. Nako po. Pero eto, pakilala na muna natin Kaka sa kanyang Sun King SCCC, best mid laner in China sa kanyang pack, Faith sa kanyang Ogre Magi, Mugi sa kanyang Phantom Lancer, and KP naman sa kanyang Legion Commander. Pero guys, in fairness, ito yung unang post dito sa series na to na may na-DC. Yep. So, in lang. China internet is real guys, daw. Guys, so ulitin ko, ngayon lang uli nagkaroon ng post dito sa series na to. Dito lang sa game 3. So far, so good naman. Walang nangyaring interruption for the past 2 games. Smooth sailing, ika nga, sabi nila. Ayun na, game na. Napakalala mo na ba? Yung newbie. Gaming. Ka. Ka. Hi, Shika. Hi, Shika. Hi, Shika. Hi, Shika. Waboyala. Hi, Shika. Again, sabi ko nga, hindi dito sa game na to, okay? Walang pause kanina sa game na to eh. So far, smooth sailing itong series na to. Yep. Tapos, papakilala ko na rin sa VG. Sa VG naman si Paparazzi para sa kanyang Morphling. Lanang para sa Undying Fenrir sa Spirit Breaker. Ori para sa Queen of Pain. And finally, si Young Eleven para sa Darkseer. Pero pause lang daw muna, mga sir, mga ma'am. Kaya... steady goal tab lang tayo dyan. And kapag nagugutom kayo, pwede pa kayong kumuha ng pagkain, mga snacks nyo dyan.
drinks, ayan, pwede nyo nang dalhin dito. Wait, pero I've been to China and their internet is good. Been there like more than 4 times. So far, so good. Nung ako yung nagtatrabaho pa. Pero ito, Pinos. Si Kuya Nick, nasan doon si Kuya Nick, pare? Nasa baba. Ayan. Uy, then so cute. Ka means wait yun. Salamat. Yes, yes, yes. Kababae ng aking ina. Ayan. And this is it. Ako po, DC na naman. Kaya sino-sino na lang yung nagkaka-DC-DC dyan. Shout out, General Gikan Cebu. Ayan, Rock, 3, 2, 1. Shout out sa'yo. Hello, hello. All tabs, newbie. Ayan, sabi ni hiring sa IT. Beast. So far, wala pa po. Abang-abang ka lang kung may hiring. Mark Joseph, last muna. Nag-usap na yan sila, Calbs. Sabi nila, VG Gaming, panalunin nyo to. Kasi, yun. Panalunin nyo. And newbie, ayan. So, alam nyo na kung anong gagawin. Kasi nga, yan o, paparazzi Morpling na yan, boy. Nilabas na nga. Nilabas na. Pa-shoutout, General Gikan Dabaw. Dabaw. Taga-sabay, taga-dabaw. Ayan. Kuya Kams, habang naghihintay tayo, dumating na yung mga barangay, nag-uusap-usap yung mga nag-aaway. Ayan, so, balitaan nyo kami. Ayan. Balitaan nyo kami kung anong nangyayari dyan, okay? Si Poloki, shoutout from Vancouver, Canada. Ayan, madaling araw nga dyan. Ayan, shoutout sa inyo dyan, sa Vancouver. Ayan. Shoutout from Teresa Rizal Rauso. Raruso, 1, 2, 3. Ayan, shoutout din daw sa wife niya. Wife ni, ano, ni Zach Neji. Ayan. Kida Pawan po, shoutout galing kay Boots 282. Tsaka si Raruso, 1, 2, 3. Yan. Tsaka si CJ. Nandyan din si CJ. Nasa chat na naman pala. Game 2. Game 3 na po. Game 3. 2-0. 2-0 na. In favor of newbie. Eh, habang naghihintay. Lamidyo the music sa wild. No, oy, mera ko eh, Jensan. Naka-Jensan ka no. Alam mo yung station ko ah. Ayan, si mera ko eh. Mag-ingay. Yan, kung alam mo. Kung alam mo. Kung alam mo. Alright. Shout out na. Nag-usap sila. Ayan nga, nag-usap-usap pa sila mga sir. Pero diretso tayo dito. The game is on again. Game number 3 sa kanilang best of 5 series. Newbie versus VG Gaming. For for VG Gaming, it's a do or die game. Kapag natalo pa sila dito, syempre, second place sila dito sa ating Perfect World Masters. Kaka, nako po, ito kapatid na ni Kuko, nira right click nung ating Queen of Pain. Ito na naman. Balik na naman sila. Ito na naman si Kaka. Lalaban the stand on to 11. The two-man grabe yun, mga sir! Strike if 11 mamamatay dito. First blood na goes to S-triple-C sa kanyang pack. At magandang booster yan. Kung ano gusto niyang option. Kung going for the battle baka agad o rekta, ano kagad, Veil of Discord. Nasa kanya ang decision. Pero yun nga. Dalawang bounty rune agad. Rapsy plus the first blood. Yan. Napakasarap. Samantala to, T. Laking advantage na nun para sa newbie. Pero eto na. Queen of Pain versus Pac, the classic mid lane matchup. Kaya, yes. Pero nandito yung space ka, ah. O itong Spirit Breaker, ayan. Nandyan. Ito, nakatambay sa tree line, si Fenrir. Hindi, baby niya nata si Queen of Pain dito. For a chance to zone out SCCC, mabigyan ng space yung ating Ori sa may mid lane. Top lane. May charge. May nangyayari kagawa. Top lane matchups naman. The Barrow Strike connects. On to Paparazzi. KP nandito yun, rin. Pero nako, tatama na yung charge, mga sir. And there goes the waveform. Paparazzi taking the kill. Nadali si Kaka. Paparazzi. Rapsy! Pulahan ng buhay. Paparazzi. Ayan. Pero nandito na naman si Kaka. Ayan na nga. Ayan. Oh, binaro strike na naman doon yung space cow. May charge. Kaya di na muna nila gustong i-go. Pero onto the bottom lane. Medyo passive.
It's Ogre Magi with Mugi. Oh, oh. Kapag it's 11. Na-fog. Magkakasana ng skill to si Fate. Pero hindi umabot. Fire Blast. Mid lane matchup natin. 5-5 tayo. Palag-palag lang din yung dalawa. Natural wave clearer kasi si SCCC with the orb. So same goes for the ano sa Queen of Pain. Oh. Yep. Isang scream lang, isang sigaw. Ito balik so, tayo. Yung matchup nila dito mapatas-patas lang. Nakikita naman natin ngayon pero onto the top lane Morphling with 6-7 last hits plus yung Phantom Lancer na may 6. Ang kunat talaga naman ng Ogre. At nakuha niya dun yung bounty rune na karapat dapat naman na talaga siya ay makakuha. Kahit naka-ion shell, you know? Go lang ng go! Mm-hmm. Pero yung ating Sand King, ano, nakita yung... May haste dito. Wait lang. Oh. Nakuha niya nga. Yan lang. Right click lang muna. Grabe naman yun. Sige pa. Kakabuli niya pa, oh. Oh, yan pa. hindi siya mag-ano, magbubuoro strike. Hindi nag-charge siya. Pero wala na. Titigilan niya na. Lumapit sa kanyang tropa. Sa Queen of Pain sa mid. Well, medyo kanina nung game number, I think that was game number 2, na parang magte 10 minutes na wala pang first blood. Oh. Pero ngayon, naging nag-misto lang, nagbumalik sa game number 1. Pero yun na naman, may charge paparating doon sa may top lane mga sir. And kay Sun King na naman papunta. Oh, delikado, kinancel na lang yung charge. Ayaw niya na daw. Naka first blood, yan. First blood is newbie. Nakakuha ng first skill din is yung puck ni S-triple-C. At yung space cow, nasaan? Mukhang pop lang. Ay, tatambay siya rito sa tree line behind the tier 1 tower sa top lane. Samantala dito sa bottom lane, yun nga, nadali ng Phantom Lancer. Dito si Young 11. Mm-hmm. Nadali siya. Pero ito, may charge na naman. Kay Sun King, may waveform si Paparazzi, may bubuga pa yan. Tingnan mo na naman yung sustain. Barrow strike. Hirap. 1-2-3, waveform ulit. Kakapula ng buhay. Uy, napakagandang gamit. Nakapag-stick, pero mamamatay dun si Kaka. Na-decay nila. Pero KP, papatayin din si Fenrir. So it's a 1-for-1 trade. Namatay nga. Nabigyan din pala. Umabot. Na-decay. Natutigay. Eto, balik tayo din sa top lane. Tuloy-tuloy nakasalalay lang dito yung newbie. Yung success ng game na ito eh. Isang factor si KP. Kung ilang dual damage yung makukuha niya. So it's KP going for the face boots. Pero medyo mainit na rin na early game pa lang. Eh, nagkakabakbaka na. Nandito na naman si Kaka. Ayan na. Kaka-rotate. Kaka-rotate. So steady gold tab lang tayo mga kaibigan. Oh yes! Newbie 2, 0 VG Gaming. Uy! Da-dodge! Napakagan. Bilis na reaction coming from S-triple-C. Pero matagal yung blink niya na. Level 1 lang yung blink. Ayan nga. Level 1 na blink. Dele pa sa SCCC. O babato pa ng right click dun kay Queen of Pain. Nakita natin dito. Natural na malapalos kasi yung back at saka yung Queen of Pain. So medyo kakailanganin talaga ng sure ball na lockdown yung dalawang teams dito. Tulad nga dito, Ogre Magi na i-baby-baby yung pack or yung Barra. Nako! Lan-M na ignite, Barrow Strike, pula ng buhay. And mamamatay siya dun. Ganda ng rotation dun. Pero ito yung Space Cow. Pupunta, hindi. Kinancel. Kinancel pa. Hindi pala siya nag-charge, okay. So, ito tignan natin. Nakatambay lang din naman siya dito sa mid lane. Tinitignan niya rin dito yung kanyang mid laner. Pero nandito si Fake. Igogo ba nila? Ito, nasa alis. Pero, oh, may stun parating mga sir. Pero nako, nag-scream. Ori. Oh, Ori. Nako na. Ayan na nga. Nakapag magic stick agad. Nakapag magic stick naman. Oops. Dito mama. So, time to bail out na lang daw dito for newbie. Well, onto the top lane. I think may commotion na nangyayari dun sa taas. Wala naman. Chill lang din. Kaka, kapatid ni Kuku. Pinsan ni QO. Oh, pinsan si Kuku. Pwede. Taba ng utak. Mga bigan, tsak bigot. Ang dami yung alam. Ang dami nilang alam talaga. Still 4-2 tayo dito mga kaibigan. And newbie.
So far, nasa kanila yung net worth lead na less than 1K. Yep. Ang una sa net worth natin will be Morphling. Nag-uunahan sila nung Phantom Lancer. Pero nako po, ayan na naman. Something's happening. Uy, Ramsey! Top lane. Waveform out na muna si Paparazzi dito kasi parang lugi sila. Sinamahan na sila ng Ogre Magi dito sa may top lane. But out to the bottom lane, it's a 2-on-1 situation. Mugi. Uy, doppelganger. Out na ako. Disaster to. Nako po, makikipag-right click. Ay, nandito po! Dropping the Sonic Wave. Mugi will be taken out and Fate. Kailangan niya na rin bumail out dito. Kasi mag-isa na lang siya. Saktong-sakto yung Sonic Wave coming from Ori sa kanyang Queen of Pain. Samantalang sa top lane. Ito, wala pa rin bumibigay sa VG. Kasi nga, do or die na to sa kanila eh. Di pwedeng matalo pa sila dito. Kasi it's over for them. Pero nako, ayan na naman. Si Paparazzi, binarrow strike dun sa may top lane. Well, nabibigyan din ng konting space dito si KP. Pero mala-impacto na yung last hits doon ni Paparazzi, yung farm niya. Pero nandito sa backline din. I mean, sa three lines si Fenrir with his space ka o yung ano, Baratrum. Spirit Raker. Tawagin na. Sige, ano. Samantalang may rotation din coming from S-triple-C. Ayun na nga, nandito siya. At naka-ready na rin yung coil. Eto na, sinurge nila dito yung Legion Commander. KP mga sir, pero nako po, papalibutan siya. Sino yung Barrow Strike? Waveform, KP will fall. Pero nako, dropping the three-man coil will be SCCC. Best mid lane in China. Papatayin si Fenrir. Pero nako, tapos na ba sila? At hanggang dun na lang daw, hanggang sa muli. Paalam, Barrow Strike to 2. Para makatakas din yung kuya mo. Eto, may TP in na rin dito. Ito na nga yung si KP with his Legion Commander. Nabigyan doon sa engagement. Pero 1-to-1 ang trade. Pero in favor sa yung trade na yun for the VG side. Ito, takbuhan na rito yung mga VG boys. Ayan, sabi dito. Uy, nako. Buti, kamuntikan yun maubos yung life nung Morphling doon ah. Pero ito si 11. Tiyan mo naman. Nirarap-trap ng illusion ni Mugi. Pero si Mugi, pulahan ng buhay. Oops, the vacuum. Ang ganda sana nung idea niya na yun. Pero hindi tumama yung vacuum. So matalang dito tayo sa mid lane. Ito, nag-TP-in na rin dito si Kaka with his Sand King dito sa mid lane. And walang tablahan lang. Yeah. Okay lang. Chill lang. Ayan, score. Newbie 2 and Vici Gaming 0. Makikita nyo naman sa may score natin sa taas, sa may timer. Merong dalawang gintong gold bars dyan sa side ng newbie. Pero yung magsusmoke yata, coming from the side of newbie, they wanted to take Paparazzi dito sa may top lane. Hopefully, successful yung pag-go nila dito. Eto na, nandito na sila. Apat na heroes from the side of newbie, pero piniping. Nakita sila nung, ano? Anong creep wave? Yung si KP at si Fate. Ayan. Wait. Naantay nila eh. Naantay nilang mainis at lumabas. Ayan eto na. Oh, the coil committed onto Lan M mga sir. At ayan na, hahabulin pa si Paparazzi. Here comes 11. Pero magbabarrow strike muna dito yung ating Sand King. At may charge paparating sa kanya. Space Cow is there. Newbie, they're on the run. At kinansel na si Fate na lang. Sacrifice niya muna yung sarili niya. And killing spree para kay Paparazzi. 5-5 kaga dito, parang just 10 minutes in. Medyo nakakabawi-bawi ng konti rito yung side ng VG. Ilang fights na silang nananalo. So, balik na rin sa mid lane dun yung pack. Ito naman yung Barrow Strike. Ooh, pero yung sustain talaga ng Undying. Yung magiging problema dito ng newbie. Tulad nga nung game 1, naging problema nila yung Undying. Samantala habang nangyayari, tuloy-tuloy lang sininya Mugi dito sa bottom lane. Ayan, nagpo-push lang ng Tore. Wala nang pumapansin sa kanya eh. Wala. Ni-stab siya. Magtutuloy-tuloy yung newbie dito sa may top lane. Eto na nga, Mugi. Parang nagmimisto lang for Protect 1 yung ginagawa dito ng newbie. Oops, may charge na nagaganap. Charge nila rito. Bottom lane. Oo. Si Mugi with his Phantom Lancer. O, tama yan, boy. Oy, tumama kay Ninja Mugi. Ayun na nga. At illusions yung ginaalang. TP bash! Out! Oh, ilang no. Na vacuum ka, sir. Plus deny pa ang Tore. Mawawala siya sa mapa. Na-deny pa yung Tore. Kalungkutan para sa Phantom Lancer ni Mugi. Pero eto, lumamang na sa kills dito yung Vici Gaming. While the economic lead mareretain ng UB
Less than 1K, pero nako may charge naman paparating onto the top lane. TP's coming in dun kay Darkseer. And nako po. Oh, nako. Nakatayo lang siya dyan. Ayan pa yung vacuum into the decay. Faithfulahan ng buhay dito and mamamatay na naman siya. Yung double ion shell. Sobrang sakit. Grabe dito. Maganda yung mga nangyayaring results from fights coming from VG. Nakaka-pick off sila. Pick off after pick off. Samantala. Ito si Mugi rito na pinita umalis tuloy ng lane. Ayan. Naka-akila pa lang siya going for defusal blade. Ayan. Matalang ito. May rotation ba silang gagawin? Hindi. Nag-refill lang ng bote. No? Are they going top? Mukhang pupunta na naman sila rito sa top. At inahabol na naman nila rito si Kaka. Mga kapatid ni Kuko. Oh! Nether Strike. Pero napag-sand storm out. Oh, nawala ng vision. Oh, igogo ba? May Nether Strike ulit yan. Ayan pa. Nako po. Pero nandito na yung... nandito na lahat ng kalupon ng newbie. Yung epicenter na hindi na ba to. Sobrang lutong sana nun eh. Hindi pala yung MP center, wala pala. Nakala ko may green. Hindi niya in-skill yung MP. Kala ko may green. Mas ako gumanon siya eh. Nakomit lang, napaka-perfect. I mean, napakagandang coil nun. Ayan na. Nope. So dito na naman sa may bottom lane, Mugi. Doppelganger out, pero pidling ka na agad ni Ori. Calculated late, APs coming in. The Jukes! Pak, parating na rin dito sila yung lalaban mga sir. Pero now po, eto na naman yung Barrow Strike, waveform out. Silence. Wala na nakapag-blink. Lang. Pero na-joke. Well played, coming from Ninja Mugi. Gandang doppelganger naman. Tapos ginamit yung illusion na fake. Pero hindi pa tapos si Ori dito, blinking aggressively at na-Boros. Nakakita yung more blink. Ayan na yung police na kalawakan. Sustain pa. Nako! Nako! Akala ko. Mababas yung dalawang beses. Kala mo talaga, no? Kala mo talaga eh. Nadjok sila daw. Almost but not quite. Hindi na kuha. 7-8 tayo ngayon na. At so far ito, dito sa... I think sa series natin na to, ngayon lang lumamang yung VG Gaming sa kills. Ayan na. Another tower in favor of VG. Ayan. Actually, first tower pala, sorry. Wala pa palang Tori dito. Na nakukuha yung side din ng newbie. First meron, tower. Meron sila, na-deny. Na-deny nga lang. Oh, yung kanina. Sa baba. Dito sa baba. Ayan. But then, it's a newbie. Maybe mag-back to the old drawing boards muna sila dito. Kasi parang tila na lalamangan sila ng VG Gaming. Pero eto na naman yung charge, oh. Fenrir. Namag-up! Akala ko na ba si Rush, pero wala. Ayan na, lalaban sila. The duel onto the Queen of Pain. Aabot pa. Ah, wala. Na. But they managed to kill the Queen of Pain. Pero they're gonna take it. Kill is a kill. Oops, Boros strike. Nangiinis lang dito si Kaka. Ayan na nga, nangiinis lang. Gusto makita yung morph ni Paparazzi mamaya. Sumailan M daw. Sumailan M. Shout out. Ayan. Radiant's top tower is under attack. Sunken relic po yung kay ano, nakita niyo yung kay S3C. Ayan, kanina niya paggamit diyan sa Queen of Pain. Tapos kanina nang hero niya. Queen of Pain, Pak, and yung isa, yung una, ay yung pangalawa. Nako, ito may charge. Pangalawa pero nako po on to Kaka mga sir. Ayan pa pinagtulungan na riding in tandem yung kuya mo. Easy kill in favor of BJ. Nahuli na naman si Kaka doon. Ayun, Templar Assassin pala. Yun, yung TA. Thank you. Kay Boy Jow. Dito, 15 minutes in. Item check tayo, Calbs, para malaman natin yung item progression ng mga teams na ito. Newbie, Pak na may Blink Dagger, and Phantom Lancer naman. Ayan, going for the Diffusal Blade. Legion Commander may Blink Dagger na rin. Gulpi di gulat factor na ito. Sa kabila, for VG Gaming, Queen of Pain with a Veil of Discord and Morphling. Meron ng Perseverance. Oo. Ayan, again, ulitin natin. Sunken Relic. Yan, napaka sakit sa bulsa. Maiiyak ka lang talaga pag natalo sa tinaya. One kill away yung VG Gaming sa first 10 kills, ha? Eto, nakita rito yung Legion Commander. Ako po. Naka-charge yan. May charge. Delikado. Tumayo pa yan. Nakinancel na lang yung charge.
Kinancel kasi parang natimbrihan din na parang katabi niya yung kanyang mga kasamahan. So, gustong-gustong kunin ng newbie itong first-tier top tower ng VG Gaming. Nako, nakalinkin sa rito yung Morphling ni Paparazzi. At ito, ginagawa na nga nila yung tore. At ginamit na rin yung fortification. Oh, the charge! Yun lang! Na-duel na naman! Abot ba yung damage? And yes, na. Umabot! At umabot yung coil! Sonic naku, Wave! Naku! KP! First 10 kills will go to VG Gaming. Double kill by Lan M. Mga sir, naku, binibigyan nila ng matindi tong newbie. Ayaw nilang matapos tong series na ito ng 3-3, 3-0. At nakita mo naman, paring Just, di ba? Na-adapted strike dun si, ano, si Fate sa kanyang Ogre para makancel yung TP. Ayan. At medyo malapit na rin yung Blink Dagger dito ni Kaka. Siguro makukuha niya yung dagger niya ng more or less mga 19 minutes. Kung tuloy-tuloy lang at hindi siya makapatay. So we are 17 minutes and 1K net worth lead para sa VG Gaming. And kung magtutuloy-tuloy itong ginagawa nila dito, mahihirapan itong UB. Tiyan mo, every time may chance naman yung Bara mag-charge, tinitake niya eh. Tapos may katabi pa yan na hero dyan. Ako yan, Barrow Strike. Pero, Nether Strike. Oh, ito na yung Queen of Pain, mga sir. Bash. TP out. Walang TP out. And nasa may mid lane, magsasama-sama Jutsu. Yung ating newbie. Yan, naka-defusal na rin dito si Mugi, ha. Hingin niya Mugi. Ayan na nga. Gusto lang kunin itong tower sa gitna. And I think they will. Dire's middle tower has fallen. So gustong kung hindi makabawi sa teamfight yung newbie muna, go sila sa objectives. Objectives. VG Gaming nga. Ano talaga? Ano ba? VG. Pero yun na. Onto the top lane yung ating Legion Commander. Ako, ito na. Mag-isa lang kuya mo pero namo yung Morphling naman. Kasasamahan pa ni Lan M dito. Kasi kailangan mo lang talaga samahan ng undying kahit sino dito sa VG Gaming eh. Pero nako, yung Queen of Pain nandito na rin. Nakapwesto. Gusto na nilang kunin tong tower sa may gitna. The charge on to Puck. At papabayaan na lang muna pero tipis kami ngayon. The human coil committed. Eto pa yung epicenter na sobrang lutong into the middle of the fight. Nako po, pero wala pa namamatay dito sa side ng dalawang teams. Mauuna yung Darkseer, Paparazzi na dominating streak. KP rin, makukuha nila dito sa side ng newbie. Pero di pa sila tapos. Eto pa yung stun, waveform, Fate will fall, and the Barrow Strike. Nako, ng charge pa dun kay Kaka. 3-1 exchange. Greatly in favor of VG Gaming. Napaganda ng sustain coming from the undying dun sa fight na yun. Kaya hindi nila talaga ma-burst down tong team ng ano eh. Hindi ma-burst down ng newbie yung hero sa target nila or yung fina-focus nila. Mm-hmm. Every time na may epi or ma-duel, talagang nabubuhay na matagal yan. Si basic lang. Sakit? Soul Rip. Rapsy. Soul Rip. Decay lang yung katapat nila eh. As long as, yun na nga, as long as undying is alive, buhay na buhay din yung mga kasamahan niya. So, yung purpose niya lang is to prolong the team fight. And ngayon, buhay na naman yung full squad ng newbie. Gusto nilang bumawi dito, 19-20 minutes in. Ayun, Tuesday Kids Adas. Ayan, pa-shoutout. Bacoor at sa Dubai, Solid WXC. Hello, hello sa'yo. Shoutout naman mga sir. So, magpapa-shoutout dyan. Sina-shoutout ko kayo. Eto, samantala si S3CC, tingnan nga natin kung anong gamit niya dito. Ayan na nga, Blinkerino. Plus yung 2 Yule Scepter na rin. So, meron pang tatlong recipe rito para tuloy sa kanyang Yule Scepter. Ayan. 20 minutes na to, sir. And for VG Gaming, hindi basta-basta itong game na ito. Hindi lang to basta-basta laro. Nakasalala yung buhay nila dito sa Perfect World Masters. Eto, tingnan natin. Eto, naka-apwesto naman dito yung mga boys ng newbie. To take down this tier 2 tower dito. 1K net worth lead nandito sa VG Gaming. And group up Dota sila sa taas ha. While the rest of VG Gaming nandito lang nag-aantay sa baba. Parang isolated sila muna. But then Mugi leading the charge onto the mid lane. There goes the charge onto the puck mga sir. Pero TP is coming in. The 2-man coil committed. And bailout na dito agad yung newbie.
Sabi nila, bailout na lang daw muna. Pero ito yung Darkseer, talagang inahabol. Pilit na inahabol. Ito, naka-search up. At ito na rin yung Morphling ni Paparazzi. Binatuan ng Adaptive Strike. At tuloy ito, Epicenter! Sobrang layo! Layo! Pero ako, dito naman sa may baba, the Vacuum Wall combo committed. KP dropping low. KP mamamatay sa side ng newbie. At inahabol pa rin nila bail si... out wave for Moto Ninja Mugi. Nahuli si Mugi doon. Mamatay din siya, boy. 2-0 exchange. Tuloy-tuloy lang pag-angat dito ng VG. And they wanted to force a game number 4. Ayan na. Pero ito, balik tayo rito. Samantalang, napaganda sana nung Epi, pero napigilan siya doon ng Morphling. Hindi siya nakapag-baro strike after committing doon sa Epicenter. Ayan na, tingnan natin dito. Shotgun na rin dito. E-Blade is ready. Sakit na ito. Ito yata, I think VG Gaming, nag-uumpisa na yung snowball nila dito sa game number 3. And gustong-gusto nila talaga. Ayaw nilang umalis. Mm-hmm. Ayaw nilang magpaalam. Ayaw nilang mataas. Siyempre, ikaw mo, mabahay ka ba, di ba? Talaga. Hindi pwede. But the game is on the line. Kaya nga nilabas na yung Morphling dito ni Paparazzi. Eto si... GG. Ayan na naman. Magsasama-sama jutsu na naman dito yung newbie. And going for the smoke. Item check na pare. Ayan, tingnan natin. Item check tayo, notable items. The Diffusal Blade, Phantom Lancer going for the Manta Style, Blink Dagger on the Legion Commander, Yule Scepter, Veil of Discord, doon kay Pac, makukompleto. And for VG Gaming naman, pero nako, eto nga muna sa may top lane, the Duel, onto the Darkseer. And mabibigyan ng Duel Damage dito sa Legion Commander. Kailangan na kailangan niya yan. 23 minutes. Pero 3K net worth lead pa rin sa VG Gaming, hindi ramdam. Yep. Yung pagkamatay ng Darkseer. Yeah, tuloy-tuloy na sa pag-angat dito yung sa gold lead. Gawa ng morph to. And siguro para naman sa newbie, kailangan nilang buuhin muna yung mga items nila bago sila mag-commit sa isang malakihang teamfight. Remember, Roshan available. Pag mabigyan sila sa Roshan. Nako, eto na. Meron ako po. Uy, nako. Lan M, binatuhan ng sobrang lutong na Epicenter. Ganito, ganito sa undying. Kanina ka pa eh, sabi niya dun. Ikaw yung nagpapahirap sa teamfight namin eh. Kanina ka pa, mambuboset, nambuboset ka eh, yung sabi dito. Ayan. So, ayan, steady gold tab lang tayo mga kaibigan. Kaya yan na, item check nga mga kaibigan. So, dire-diretso tayo. Ito na. Chill lang tayo dyan. Huwag lang magalit sa Twitch chat mga sir. Huwag lang mainis. Huwag lang mainis. Kasi pag nahabang naglalaro, kapag nainis ka, yun, ang mga naiinis, natatalo sa team fight. Tilted. Oo, tilted kapag nainis. Kaya relax lang. Relax. Pero ngayon, gotcha, ha, sa mga nakaka-tune in lang, this is our coverage ng Grand Finals ng Perfect World Masters Newbie versus VG Gaming. Newbie 2, VG Gaming naman 0. And Newbie off to a good start ng first two games. And gusto rin nilang tapusin to nang wala nang sunod. Pero nako po. Uy, ito nagkaba na tanda naman wait dito. Wait lang, inahabol yung Legion Commander. The Sonic Wave, KP, yung mauuna. But the two-man coil will be committed by Pac. Ako, minus 1 agad dito yung Newbie. Pwedeng kunin ng VG Gaming, pero onto the backline. There goes the Baro Strike onto Lan M. May charge. Blink out. Pero charge pa rin yan. Pero masastan siya ngayon mga kaibigan. Baro Strike. And the Shadow Strike, Transport Strike, Kaka will be taken out. Lahat ng strike binaton na. Dalawang beses tumalbog nun. Yan na. So, this, okay na to. Makukuha na at makukuha na nila yung Roshan. Ako, ito na naman, may follow-up na. Oh, naku, makikita nila si Fate dito. Ayun na nga, Chinarge. Ako po, sobrang sakit yung pack. Wala nang magawa. Ito na nga, Morphling ni Paparazzi. Tuloy-tuloy lang sa pag-angat nagiging dito. Nagiging mamaw na. Mm-hmm. Siya na, 15K na network na namamayagpag dito sa dalawang cores ng newbie. Kanina baliktad yan. Kanina pangatlo lang siya. Pero ito, tuloy na pang, nang-iinis lang dito si S-triple-C sa kanyang pack at napalitan na nang magsibagtakbuhan dito yung mga bataan ng VG. Pero pwede nilang kunin yung Rosh, ha? Tatlo lang yung newbie.
Pero ito, buhay na yung Sun King. At pwede niya na ibato na naman yung kanyang malutong na epicenter. So steady gold tab lang tayo dyan, mga kaibigan. Mag-group up Dotto na naman yung newbie. So kanina pa sila nag-group up dito. Well, yung ating Legion Commander magsha-Shadow Blade. Medyo matagal pa yan. Matagal-tagal pa. Malilate at malilate pa yung kuya mo dyan. Ayun, shoutout from Mindanao, Roy. 12. Shoutout sa inyo dyan. Kaya eto na. Uy, may narinig ako, may chinarge sila rito. Sino ang chinacharge ng Bara? Ayun. Uy, yung illusion. Dumadami pa lalo. Nauubos yung mana. Hindi paparazzi dito. Pero napili na sila gumamit ng shrine. Hindi sulit. Kasi nga, paparazzi, kakailangan niya rin ang mana mamaya. Akala ba nila na doon yung ano? Nandun si Ninja Mungi. Jibated. Yung ising best mid laner in China. Ayun nga. Maglalakad-lakad pero BKB na yung Morphling. And yung pack, bibili ng Laser Sword. Naka-queue up na rin dito yung Dagon. O yung Dagon. Ayan. Pero ito, nagpa-farm na lang din dito. Hindi pa handang makipagsagupaan dito yung newbie. Sa in terms sa item tsaka level. Ayun nga. Sorry guys ha, sinisip po ng Kuya Kalbon. Pero yung pack natin, nagpa-farm na lang muna. Nirarush yung kanyang Dagon. Plus si KP naman, nirarush yung Shadow Blade. Na nga, medyo matatagalan pa nga siya. Well, VG Gaming taking Roshan uncontested. Ayan na oh. No, hindi pala nila kukunin. Lalaban sila, maghahanap sila ng pick-off dito. Ayan na, nagkakapwestuhan dito, nagkakaambahan eh, no? Any pick off is good. Oy, if you're VG Gaming, there goes the charge. On to SCCC. And yun lang, face shift. Pero hahanapin sila ni Paparazzi. Nako, pagtutulungan. Oy, yun oh, lang. This is bad. SCCC yung... will be taken out. Kaka, pag sa Sunstorm muna sa gitna. Ayan na naman. Uy, hindi tumama sa charge win. Godlike na rito ang Paparazzi na Morphling nyo, guys. Ito na. 12-21. Ayan, kanta yun eh. Pero ito, 6K net worth lead now for VG Gaming. They have the game under control. Eh, kukunin na ngayon nila yung Roshan. 28 minutes bago nakuha yung Roshan, mga sir. At nakuha rito yung Barot. Rumaabot pa. Yes, enough na enough yung damage dun ng Queen of Pain ni Ori. Nakuha nga nung LC dun yung kill para sa Baratroom o dun sa Spirit Breaker, pero nahuli rin siya. Nasonic Wave din siya dun. Sinigawan din siya sa mukha. And now, gustong-gusto nilang kunin. Nakakuha sila ng Aegis of the Immortal and I guess pwede nilang mag-transition into a push onto the top lane. And BKB para kay Ori. Dalawa na yung may BKB. 12.51 pala yun, sorry. Ayan, alam ko 12.21. Kaya ako natawa. Oo, natawa ka rin eh, pero okay na rin yun. Or 12 o'clock pa rin yun, mga sir. Ayan na, yung level 1 laser sword nandun kay Pac. Pero kasi may ano to eh. Meron niyang link eh, no? Tapos naka-BKB na rin. Talaga, ngayon, mahirap. Mahirap tong side ng ano. Amin yung kalagay dito ng newbie. 7K net worth for VG Gaming. And yung kaninang nag-group up Dotto na newbie, ngayon, yun na, naghihiwa-hiwalay na naman, pero onto the bottom lane, yung ating Paparazzi, na sinusundan ng illusion ng Phantom Lancer. No. 1K agad. Si Val 088, nagalit. Ayun. Pero eto. Kala mo talaga eh, no? Huwag lang mainis, kanta lang yun, guys. Dota yung pinag-uusapan natin dito, pero yun, ang ating Phantom Lancer nga, mag-Heart of Tarrasque na. Nako. Ano ba bagong item tong Morph? Ganun pa rin. Bagong item ng Morph. Wala lang, ganun pa rin. Linken. Yan, Linken, yung BKB, EB. BKB yung huli. BKB yung huli. Ito, into ano na siya, Skadi. Sobrang sakit na yan mamaya. Pero no, ito na. Group up Dotto yung ating VG Gaming squad. Goals na sila, mga sir. Well, Legion Commander and yung Ogre Magi nandun sa taas. Kailangan nila i-force. Mag-TP na rin ito pabalik. Kakailanganin sila ng newbie mamaya dyan.
Eto na. Into objectives na nga target dito ng mga VG boys. Ayan na nga. Ayun na rin nilang tumagal to. Ito, di na pwedeng tumagal. Grabe naman. Tiyan mo naman yung sustain. Yung sustain lagi ni Lan M. Natatakot ka rin sa Sabi ko lang. Nabate. Sabi ko lang, guys. Wala talaga. May buyback yan. Kailangan na i-force ng VG Gaming yung buyback dito. Kinamit na lahat sa illusions at ito pa rin yung PL tuloy sa pag-spam. Pero yan na. It's Paparazzi leading the charge. Pero nako po, binaro strike, na stun. Ito pa ngayon yung lahat na... Pero yung sustain talaga ng undying mga sir. Sobrang sakit. Ito pa yung vacuum wall combo. Sonic Wave, Binato, Fenrir will be taken out sa side ng VG Gaming. Pero pabuhay na yung Morphling. Round 2, sabi dito ng Morphling, mag-BKB pa siya ngayon. And hahabulin sila ng UB. The chase down, waveform out. Ito pa yung duel doon kay Queen of Pain. Dual damage. At ito, makikita pa nila rito yung sila anim na undying. Ayan na nga, enough by the... Nakikipag-right-clickan siya with the CC. Ito, ako, hindi pa tapos. The turnaround in favor of newbie. Epicenter na sobrang lutong. It's a 4-2. Napapa-well-played na rin si Kiwi rito. Nag-buyback yung pack doon eh. So 4-1 yun. Ayan na nga. Gold change dito. 1-9. Experience change. 9-1. Tapos damage done. 15K. Para sa side ng newbie at magtutuloy-tuloy sila ngayon dito sa may mid lane. The second tier middle tower, wala silang pakialam kahit may backdoor protection yan. Oh, naninyamugi sila dun, guys. Ito na si U9, ayan na, ginababak nila rito. Hindi, ito tagal ng creep wave daw, sabi nila. Kaya nga. Finally dumating din. Dere-derecho sila sa may high ground sa mid lane. They want to force the buyback doon kay Queen of Pain at kay Morphling. Fortifications will be back. A charge. Pero bumayback. Pero ito, takbuhan na. Bailout na. Buyback na yung Morphling. Napuwersa na nila yung buyback doon. Yun lang naman yung kailangan nilang gawin. At easy. Wala na silang maabutan. Bili na lang muna ng mga items dito yung ating newbie. Check natin. Item check tayo. Ayan. Yung si Mugi, check ba si Mugi kung mag-heart na yun? Si, si Mugi? Si Mugi. Ayan, malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na, malapit na. Sabit pa, sabi dito ng mga kaibigan natin. Eto na, buo na. Buo na. Ang puso. Buo na ang puso. Yung dagon, ano level yung dagon 3? Dagon 3. Tignan natin, tignan natin. Dagon 3. Ayan, Dagon 3. Nako, laser sword. Pag di pa mapigi, pag naging pabebe dito yung newbie, nako po. Ayan. Mag-group up Dotto na naman sila ngayon sa may mid. And remember, wala pang tier 3 tower ang nakukuha. Magsusmoke ang VG Gaming. Magsasama-sama tong tatlo. Well, who no. Legion Commander. Legion Commander. Nako. Nako, may ispatan yung Legion Commander, mga sir. Ayan ang uno. Uy! Sakto. Fancy footwork. Nako, napabilis naman nun. Fancy footwork. Bilis ng kamay. The reaction time. Magbi-BKB na rin siya dito. So, ayan. Grabe naman yun. Shoutout diri sa Bohol. Ayun, shoutout sa isa. Mga lupo natin ng Bohol. Pero, yun na, buyback status. Legion Commander and... Yung Darkseer lang ang may buyback. 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 Si Kaka, ang kapatid ni Kuku. Going for the 4 staff. Pero mag-group up Dotto na naman yung VG Gaming. Sorry. Ayan ito, tignan natin dito. Ayan na nga. Magpupush ba yung VG? Newbie? Pa-steady lang daw. Stay steady lang daw, sabi dito ng newbie. Huwag daw ma-rattle. Ayan. So steady gold tab lang tayo, mga kaibigan. Ultra instinct reaction. Ultra instinct daw yun, yung grabe reaction. Ito mo blinkin yun, ha? Tapos wala siyang vision wala dun. Wala biglang nakakaramdam din siguro. Ito na. And magsusmoke.
yung newbie. Andana, ng mga ibagbakbakan dito, yung mga boys ng newbie. Pero ang tanong, meron ba silang makikita? Pero ito, yung Dark Seer, gugo ba din? Pero ito, Lanem! Okay na nga mga kaibigan. Punit! Uy, nandito yung Warbling, nag-TV! Lalaban, ito na yung charge mga sir. Pero nako po, steady goaltend lang tayo dyan. Saan ang laban? The Yule Scepter onto the puck. At sila ngayon yung maghahabol. Morphling, naku po, ng coil. Mapapa-BKB na rin dito yung boss. Oh, shinatgan sa mukha yung Ogre. Si Fate. Pero pa-expand na rin itong BKB niya. Ito on the run, Barrow Strike. Ito pa yung duel. To hold him down. Pero nice for, nice vacuum. Ito all. Naku, mamamatay na si KP. And yung duel damage, mabibigay dun kay Morphling. Nag-charity work na siya ng damage dun. Pero dito mamay Nether Strike na wala yung vision niya dun. So, back na lang muna para sa newbie. Bailout na rin sila dito. Kasi nga, nawalan na sila ng top tower doon. Ano uli yan, guys? Sunken Relic. Sunken Relic. Mura lang yan. Mura lang yan. Magkano nga yung Calps? 50. Magkano? 50. 50K na nga yun. Ano sabi ni Earth? 60 na yata. 80 na daw. 80,000 na. Nice vacuum wall. Vacuum. Buti na ba? Pagka-vacuum, no, napunta lahat dun sa taas. Kaya dinabanatan yung Morphling. Yeah. Maganda yeah. Sana yung pakay ng Legion Commander na il-duel siya para ma-hold. Okay na sana eh. Maganda sana yung ginawa na. Pero mas maganda yung ginawa ng Darkseer to. Pero to, ay, naku, ito nahuli. Ayan na, na-burst down. Oy! Nakayuls. Sa sarili. Barrow Strike out. Lalaban. Naku, naku, naku. Walang yung mana. Cow. Yung Space Cow ni Calbs. Ang iyan ng Space Cow. And the classic Legion Space Commander. Buhay na naman dito. Roshan is already up. So pwedeng kunin to ng newbie. Para magkaroon sila ng advantage dito sa game na ito. Pero nag-scan din dito yung ano, yung Dire at makikita sila dyan. Ayan, makakabili ka na ng Asus ROG. Yep. Ito na. Ano nga, may contest ba from the side of BG may vacuum, Gaming? May vacuum. Ay! Nako! Ako na. Coil pa ngayon. Doon pa mismo sa sustain ng VG Gaming. And uy! Naku! Napangit ang coil! Oh, this is bad for newbie. Multiple BKBs will be popped, mga kaibigan. At ngayon, mag-ahabol sila. Mugi, doppelganger out na lang muna. Lan ay mamamatay dito sa side ng VG Gaming. Pero wala pa namamatay sa side ng newbie. At mauuna. Ayan, Ogre Magi. Pero so far, okay do in terms sa side ng newbie since nang nakuha lang sa kanila. Yung Ogre. Yung paparazzi. Magpapa-waveform out na lang muna at magtutuloy yung newbie dito sa pagkuha ng Roshan. Kasi walang sustain yung Vici Gaming. Wala nga, pare ko eh. Di nila pwedeng i-risk to. Sustan sila dito sa may gilid at maiispatan nga nila doon si paparazzi sa may tagiliran. Eto na yung waveform. Pupunitin niya ba lahat na Barrow Strike na yung kuya mo dito? Eto na naman yung duel. Nako po! This is bad. Sonic Wave from the outside of the pit. Eto na naman lalaban. But then KP to no avail will be taken out. Waveform out na din natin yung paparazzi. And oh, naku. Yung back. Hulahan ng buhay. SCCC, best mid laner in China. Mawawala rin sa mapa. Ay! Kaka, ano nangyari dun, sir? Buy back yung Legion Commander. Pero ito, pinapalagam pa rin nila. Naku! Naku, yung ano, yung backwop. Wala nang mana! Namamatay na pero ang ganda rin. Pero wala. Naku, ang ganda rin sa sting coming from the Undying. Ages of the Immortal. Masasnatch pa ni KP. Si KP nga nakakuha. Nasnatch yeah, nga si Ages. KP. So parang sobrang tagal ng teamfight na yun. Check na nga natin yung recap. Maraming nag-buyback eh. Ayan, Legion Commander nag-buyback. So out na rin muna dito. 20 to 29. And still yung net worth lead nasa VG Gaming pa rin. Ayun nga. Hoy, tawag. Ito. Snatcher daw, sabi ni Din Sumaki. Snatcher. Ayan. Nakaw Aegis, isang malufet na vacuum lang. Ayan na pa po. Pero ito, KP. On to the farming area. Pwede pa, may pag-asa pa ang Vici Gaming dito. Pero yung charge... Doon kay Mugi sa baba. Eto, naka-charge pa rin dito kay Mugi. Ako, delikado to. Eto. Isang group up Dotto lang dito ng VG Gaming. Almost pa butterfly na rin naman dito yung Phantom Lancer ni Mugi.
may hex na yung may ginso na yung Darkseer. Nag-aantay na lang ng perfect timing dito yung Vici Gaming to drop the bomb and to end game number 3 para makapag game 4 tayo. Timing na lang talaga yung kailangan eh. Nasa timing lang talaga eh. Ako na nakakuha pa ng Arcane. And Butterfly completed dun kay Phantom Lancer. Ito na yung grupo rin ng newbie. Nag-group up na naman sila Risa. Dito sa area na to going to top lane. Nakaka-rally sila sa likod ng kanilang Ninja Mugi na Panther. Yan, Phantom hidden Lancer. Mist. Hidden Mist. Shout out sa'yo. Pero eto, magtutuloy-tuloy yung newbie onto the top lane. At sila rin, gusto rin nilang tapusin tong game na to para wala nang sunod. Yan na, 42 minutes in. Gamit na gamit yung Arcane Ball dun sa Dagon. Naku. No, yung Morphing. Iikot-ikot na lang muna. Sila ngayon na maghahanap ng laban dito, mga sir. Liquid versus Navi. Depende. Liquid, Navi. Titingnan na natin yan, mamaya, mga sir, mamaya. Malalaman nyo kung ano yung next game namin. WSG yung next game natin, Lo, di ba? Oh, WSG, European. Yuppie. European qualifiers ng WSG. Kasi yung Southeast yung Asia Pacific, hindi pa nalalatag. Pero ito, naka-charge dito yung pack pero kinancel. Ayan. Scout lang. Pero mamamatahan sila doon kasi may naglapag ng sentry dito eh. Ayun. Offset. Ito na pare. Takbo na itin. Ayan na nga. Nako po, na-charge pa doon si Kaka. Uwi na lang daw muna sa bahay. Maka-cancel yung charge. Fenrir. Naipit sa puno. Pero yeah. Nainakap. Uy, pero Dustin, nakita siya dyan. Yun lang. Lalabanan siya ngayon. There goes the sustain na naman dito from... Ang ganda ng bakit. The Undying buhay. Ayan pa, Fenrir, patay na. Ngayon pa, pero naku po, eto, multiple BKBs will be popped sa side ng Vici Gaming. Lalaban sila dito, mga sir. The big sonic wave from the Queen of Pain. The Quill committed dito. Wala pa namamatay sa side ng Vici Gaming. This is going bad for newbie. The sustain again. Mugi, lalaban. Undying. Undying. Pupunitin niya. Ayan na nga, napunit na. Pero yung wall din wrap, saktong-sakto pa. And Nether Strike onto the Legion Commander. Aegis of the Immortal will be used sa side ng newbie. Dieback yung para sa Spirit Breaker. Eto, shotgun sa mukha. Yun na nga. Wala na. Eto pa ngayon, Mugi. Lalaban. PN lang, grabe. Nagwawalis dito yung PN. Ori. Pupunitin niya. Well played daw dito, sabi ni KP. Pero SCCC, best mid laner in China. Yung Scepter. Dun pa kimi kay 11. Ahabulin. Hirapan siyang umahabol doon. Kahit Phantom Rush, hindi mahabol. Oops, ayun na. May nagkamana na. Ayun na mga makukuha rito. Killing spree dito si S-triple-C sa kanyang pack. At ang nangyari dito ay parang 4. Lima. Buyback kasama doon. Buyback. Dieback pa nga eh. Mm. Ayan, dieback pa nga yung space cow mo. Ayun na nga. So, nakabawi dito yung ano. Yung kuponan. Ng newbie. Newbie. 3K na lang din yung gold advantage dito ng ano VG after that team fight. Pero 44 minutes, wala pang racks na nagugo. Wala pang racks na nakukuha. Oo. And nagamit pa yung Aegis of the Immortal kanina. Malaking factor talaga dun yung Aegis, yung pagkakasnatch. Hindi dahil dun, di ba? Mapadali din sana yung laban dito or buhay ng side ng VG. Kaya nila mag-shibas. 25 to 32. And isort mo nga yung buyback status. Ay, wag na. Okay. So, dalawa. Dalawa-dalawa eh. Queen of Pain at yung Morphling may buyback sa side ng Vici Gaming. Pack naman at yung Phantom Lancer yung may buyback sa side ng UB. And group up Dotto sila dito sa may mid. Sama-sama Jutsu na daw. Ito na. Nag-dito yung PN. Going for the Orchid din. Ikot, tahanap ng pick-off. Pa-blood turn na rin palang planin dito ng PLS. Butterfly na rin yung Morphling. Oh, Butterfly nga. Wala pang MKB rito yung sa and, side. Dahil nga nagbumili siya ng Butterfly, wala siyang buyback. The charge onto SCCC. Naku po! Sonic Wave na sobrang laki. SCCC mamamatay. Buburahin nila sa mapa. Back to the well.
sa ating pack. Bailout. Bailout na bailout na bailout. Takbuhan sila agad eh. Ayan na nga. Back na lang daw muna. And kung hindi nila i-force yung buyback dito kay Pac, 75 seconds. Roshan, matagal pa. Mag-aantayan muna sila dito. Grabe guys, 25-33 kills in favor of VG. Pero ito, makikita, mamamatahan. Pero yun na nga, pumasok. Ang ganda ng pasok doon ni KP yun. Nakakuha ka agad yung undying. Walang sustain. Pero ito yung space cow na walang buyback din. Nag-vacuum mga sir. Pero si Fenrir, binabanatan pa dito. There goes the wall into the waveform dito nung ating Morphling. Fenrir will be taken out. Pero naku, ra-right-clickin niya lang si Kaka. Pero makikipag-right-clickan dito yung PL. Oh. Ayan, Lalaban yung kuya mo, KP. Ayan lang sa gilid. Naku, anong ginagawa? Oh, this is going bad. Ayan na nga. Nag-smoke. Nakita nila yun. It's a 2-for-2 mga sir, pero in favor of VG Gaming. Kasi, na 2-for-1 pala. Wala pa dito yung pack ng newbie. And Mjolnir ngayon, dun kay Queen of Pain. Going big dito yung ating VG Gaming. Nako po. Ito na. Kaso matagal pa. Standing ng series, 2-0. Newbie. Yung lamang. Zero yung VG Gaming. So pag nanalo rito yung side ng newbie, tapos ang series. Pero kung mananalo dito yung VG, meron ba tayong game 4? Ayan na. Antayin nila mabuhay itong Sand King mga sir. Dere-derecho. Oh, may cheese pa yung PL guys, may cheese pa. So check mo yung Roshan, ilang seconds yan? Madali lang yan, 23, 30 seconds. Ito na, magkakabakbakan, magbabasagan ng pangarap dito sa may Rosh Pit mga sir. Aabangan natin yan sa susunod na kabanata. BKB na rin yung Legion Commander. Staying alive daw. Staying alive. Ako, naka-charge na naman dito. Naka-charge na naman dito yung Legion Commander. Pero ang ganda kasi nung pick-up, ang ganda nung ginawa ni KP doon. Jumping in doon sa Undying na... Ayun talaga yung buubuhay dito sa teamfights dito sa VG side. As long as Undying is alive, alive din. Staying alive din yung VG Gaming tulad ng sabi natin dito. Alright. Oy! The three-man coil! Eto na ngayon, lalaban sila dito mga sir. Ay, na charge. Ayan na nga po yung laser sword. Pero eto, magsha-shotgun. Oh! Tutong ng epicenter! Epicenter! Kakakapatid ni Kuko. Sonic Wave. Walang tatangaan. Lalaban dito ngayon yung ating newbie. The duel. Ori will be taken out. Tatlo na ngayon yung patay dito sa side ng BG Gaming. Pero wala silang pakialam kahit may wall pa yan. Ayan na nga. Kukuniti nila. Double kill by Ninja Mugi. At Morphling lang yung mabubuhay sa side ng VG Gaming. Grabe yun. Ngat-ngat. Very good. And pwede nilang solohin itong Roshan. Nako po. Eto na. Grabe naman yun. At nag-switch na yung gold advantage into the side of newbie. Meron na silang gabuhok na kalamangan which is 1K gold advantage. And walang buyback dito ha, yung tatlong heroes ng VG Gaming. At pwede nilang gumo dito. Nandali pwede nilang i-go. Ni Ninja Mungi. Buhat na buhat ni Ninja Mungi. Pinoy Pride. Phantom Lancer ni Ninja Mungi yan eh. Ni Ninja Mungi. Ayan. Naku po. Diretso sila. Eto na. Naku po. 4v1 Calbs. Papasok na dito sa may bahay. Buyback si Darkseer. And 5 seconds bago mabuhay yung Undying. Pero tingnan naman, illusion lang yung bumabanat doon kay Morphling. And there goes Mugi leading the charge. Eh, si CC. Grabe, pulahan agad ang buhay ni Paparazzi doon. Pero eto, lalaban. Ayan na yung Undying na napakakulit. Na napaka nakakainis. And yung coil kinumit na pasukin. Oh, this is bad. Duel on to Old Man 11. Mamamatay na naman yung sustain nila dun. Pero nako, Old Man 11 mamamatay. Godlike with the double kill dito si Mugi. Pero buyback coming from the Queen of Pain. Pero enough ba yan? Sobrang sakit. Ages of the Immortal. Magpapap. Eto na, round 2 daw. Sabi dito. Fenrir will fall. Dalawa na lang sila. Paparazzi staying alive. Nag-call na naman mga sir. Paparazzi. Yun na, mamamatay na naman si Ori. Pero yung epicenter, kahit wala nang tatamaan, wala na silang pakialam. Tapos na ang It's boxing. All over. Tapos na ang boxing.
Wala na, walang pang buyback yan, yung SCCC, apat na yan. SCCC, best mid lane in China mga sir. 3-0 GG will be called VG Gaming Ninja falling Mungi. Short. Grabe yung PL ni Ninja Mungi, pare. Almost, newbie went for the GG push. And I think VG Gaming, kamuntikan rin gumimpor eh. Nasa kanila na yung momentum kanina pero na dalawang beses silang nabigyan sa may rush pit. So again, congratulations newbie. Newbie are your perfect world masters champions. 150 qualifying Laking points. And ayan. So meron tayong binibena yung ating ceremony, yung ating celebration. Ayan. Ako tuwang-tuwa yung mga kuya natin. Ayan, no, nina eh, normal yun dyan. Chumay na wala. Kay Ninja Mugi. Waboya la. Ninja Mugi. Ninja Mugi. Filipino Pride. Ayun. Ayan na nga po. Ayan na. SCCC. Oh, best mid lane in China. Uy. Naku, ang ganda nun ah. Sino ba yan? Naku. Yan tayo. Nakakita na lang maganda eh. Kaguluhan. Mugi effect. Mapapangungo ka sa lakas. Ninja Mugi. Mapapangungo ka sa lakas. Ayan, gandang play. Gandang tournament, mga sir. Gandang series. Ha? Gandang series. Maski sabihin natin na 3-0, pero... Yeah, victory. Ayan na nga. So, congratulations once again sa ating newbie 3-0 sweep. So, parang reverse sweep sana yun. Pero hindi talaga, eh, no? Kamuntikan pang gumimpor, pero na... Mahirap yung pag-late game PL. Sa Morphling. Yun. Pero ayan, na si Sandara daw, sabi... Ayan, General, may next cast pa ba kayo? Yes po, WESG, yes. European Qualifiers, and I think, ano yung team na yon? Team Ukraine versus, ano yung isang team? Basta team nila Pasha, nila Solo. Ayan, magbabaliwan din nun kasi magka-teammate din yung magkakalaban. Pero si dalayan sa inyo ni Professor Herbs. Again, mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. More Dota action coming your way. Magbabalik kami for another tournament. Again, congratulations, newbie. Ninja Mungi. Pinoy Pride. Phantom Lancer. Pero again, maraming salamat. Susunod na, WESG, European Qualifiers. Dito lang sa WomboX Combo. #Ready24/7.